Sa kabila ng maraming kaguluhan sa loob ng aming puso, sa aming mga kapaligiran, ang kapayapaan niyo nawa, Panginoon, ang siyang magdulot sa amin ng di maipaliwanag na kagalakan. At sa sandaling ito, kayo po ang mangusap sa amin, liberate your people. Trample on the work of the evil one. Frustrate the malicious plans of the devil in our lives, O God. And we pray that you will prepare us, that you will be our trainer, that you will be our speaker today. Lead us, Father. We ask you to speak in power, in majesty. At nawa po ay ituwid nyo kami, itama, ihanda. At nasa gayon, maging matibay kami, sapagkat kayo o aming Diyos ay matibay na Diyos. Be our speaker, Father, God of Isaac, God of Abraham. We seek you that you may release us from all kinds of bondages in our lives so that we may be free to worship you, free to enjoy life as you have designed life to be. At ang aming dalangin, Panginoon, maluwalhati kayo sa pamamagitan ng aming pagiging handa, ng aming buhay at pag-aaral. In Jesus' name, we rebuke all work of evil and reject all work and all confusion coming from the evil one. And we ask the Holy Spirit, enlighten us. In Jesus' name, we seek you. How to prepare for difficult days. Hindi ko po alam kung gaano karami sa inyo ang nakaranas na ng sobrang mga hirap na parang hindi na malalampasan pa. Pero nariyan kayo, survivor, at because the Lord is our Savior. At hindi ko po alam kung meron pa tayong mga dadaanan ng mga hirap, subalit dapat tayo'y handa. Ang paghahanda po sa hirap ay parang paghahanda ng first aid kit. Handa kayo, pero umaasa kayong naway huwag niyong kailanganing gamitin kahit kailan. Subalit kung kailangan, nandyan. Parang lifeboats, parang life vests sa mga eroplano o sa mga sasakyang dagat. Nandyan sila, inaasahat tayo yung nananalangin na huwag magamit kailanman, subalit kung kailangan, ay nandyan at pwedeng magamit. Para rin kung misang health insurance, inaasahan mong huwag mong magamit. Yung iba naman, lugi na yata ako, hindi ako nagkasakit, sayang. Yan ay nandyan lang, pero ipinapanalangin natin huwag nating kailanganin. Subalit kung dumating ang pangangailangan, tayo ay handa. Ganon din po ang paghahanda para sa mga hirap ng buhay na maaaring dumating. What are the preparations for possible difficult days? Unang-una, at gusto ko pong mag-share ng sampu. At nais ko pong imungkahi sa inyo, tandaan nyo ito at tandaan nyo kung alin ang meron na kayo na preparasyon at kung alin ang wala pa. At nang sa gayon, we will all leave this place enriched, empowered, and prepared by the Lord. Para hindi tayo madaling mabuwag, hindi tayo madaling matinag, hindi tayo madaling panghinaan ng loob. Unang-una, how to prepare for difficult days? Be as healthy as you can. Kailangan tayong malusog hanggang makakaya natin. Mayroong araw, bahagi ang kalusugan natin na hindi natin controlled, pero merong makokontrol tayo. Nakokontrol natin ang ating diet, nakokontrol natin ang ating food intake, ang ating rest, nakokontrol natin ang ating exercise, ang ating lifestyle. Be as healthy as you can. Because when difficulties come, health always comes handy. Marami pong mga leaders sa crisis ng kanilang leadership na taon na sila'y may mga sakit. Kaya hindi na nalampasan yung crisis kasi mahina ang katawan. Sabi nga ng Matthew 26 verse 41, the spirit is willing but the body is weak. Iba naman yung konteksto ng original paggamit nito, but the universal idea behind the verse is still the same. That there are moments when the spirit is willing but the body cannot follow. The body is weak. So, be as healthy as you can. Have a healthful lifestyle. Napaka-importante. Na pag dumarating yung hirap ng loob, mga problema, mga sakit ng buhay, tayo ay malusog at nakakayan ng ating katawan na dalhin ang mga kabigatan na ito. Pangalawa, save as much as you can. And we mean here, money. Save as much money as you can. Proverbs 6:6-8, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. Tingnan daw yung langgam. Pagkatag-ani, pag may panahon, kolekta ng kolekta ng mga pagkain, ipon ng ipon. Para pag dumating ang tag-ulan, ang taglamig, ang walang makain, meron siyang nakastore na pagkain sa kanyang tahanan. Sabi, save as much as you can. Kaya pagka ipinaliliwanag yung ideal woman ng Proverbs 31, sinasabi sa verse 25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come.
Ano ang pwede niyang pagtawanan? Yung mga araw ng hirap, mga araw ng pangangailangan, mga araw ng kasalatan, araw ng gastos. Kasi meron siyang itinabi. Siya ay nag-impok, siya ay nagtrabaho, siya ay masipag, siya ay organized. At the same time, siya ay nagbibigay sa nangangailangan, pero siya ay nagtitipid, nag-iipon. She can laugh at the days to come. Do your best, brothers and sisters, to set aside material and financial resources for emergency needs. At pag sinabi ninyong emergency, emergency talaga, yun lang mga life-threatening, extreme, and urgent cases. So you and your family must define what is urgent. Birthday parties are not urgent. So yung bang enrollment sa school, urgent, you have to define kung urgent sa inyo yun or not. But when calamity strikes, kailangan meron kayong liquid assets. Yung iba, bilhin ng alaha, sasabihin nila, ito naman ay pwedeng i-liquidate, pwedeng isangla, pwedeng ipagbili pagka nangangailangan. Magandang investment. Hindi magandang investment ang alahas. Kasi oras na kayo nangangailangan na at gipit na, kahit kanino nyo dalhin, pagka barat-barat ng tawad, kasi alam namang nangangailangan kayo, at kitang-kita sa inyong itsura. At second, siguro hindi na uso yung itsura ng alahas na yun, kasi nagpapalit-palit din naman ang mga fashion yan. Kaya yung mga tao nagsasabing investment, investment ang alahas, do not delude yourselves. When you have to sell them, kadalasan lugi. Have liquid assets, meaning cash, easily available cash, not necessarily in your person, not necessarily in your home, dahil baka naman kayo hold up in dyan. Pero pang, kung merong kailangan mo hospital, meron man lang kayong pang down. Kung merong kailangan, pangangailangan eh, meron man lamang kayo na pambayad agad. Hindi yung nalulungkot na kayo, nasasaktan na yung loob nyo dahil merong nahihirapan, merong may sakit, merong kailangan ng ambulansya. Eh, wala kayong pambayad. Nadodoble ang lungkot. Iba naman yung lungkot dahil kayo nag-aalala at nagmamahal. Iba naman yung lungkot dahil natatakot ka sa gastos o wala ka magasta. So as much as possible, have your insurance in many aspects of your life. Education, healthcare, accident, death, funeral, burial. Namamatay naman talaga tayo eh. Iba naku, huwag natin pag-usapan yan. Bakit pag hindi ba natin pinag-usapan, di kayo mamamatay. Dumadating, mabuting pinaghahandaan. Para pagka kayo ay biglang pumanaw, yun namang iniwan ninyo, iniiyak lang dahil namimiss kayo, hindi dahil walang pambili ng ataol, o hindi malaman kung sa kayo ililibing, doble-doble tuloy ang lungkot. Kailangan mga kapatid mag-set aside tayo ng ganito. Kahit na magkano, kahit naman lang pantaksi patungong ospital. Kung kailangan magpa-ospital. Mahalaga yun. Mag-ipit kayo. It is important because you don't know when disaster and calamity may knock at your door. It is important. Pangatlo, be as knowledgeable as you can. Dapat marami tayong alam. Proverbs 24 verse 5. A wise man has great power and a man of knowledge increases strength. Kaya nga sinasabi, knowledge is power. Ang karunungan ay kapangyarihan. Dapat marami tayong alam. Ano pong dapat nating alamin? Facts, procedures, people, telephone numbers, addresses na sagot sa mga pangangailangan. Halimbawa, mayroong mga biglang pinipilit pasukin ng inyong bahay, may telepono naman kayo, ano bang number ng pulis? Alam nyo ba? O doon pa kayo titingin sa mga direktoryo? Eh di napasok na kayo bago nyo makita. Kaya kailangan sa tabi ng telepono nyo, nandun ang number ng police, nandun ang number ng fire station, ng poison control. Alangan namang may nakaing lason tong bata eh. Doon pa kayo magtatanong, maghahanap kung saan nga ba tumatawag. At kahit meron na kayo mga telephone number niyan, mga kapatid, itest nyo pa rin, tumawag kayo kahit hindi tunay yung emergency. Pero pag may sumagot, sabihin mo, ano lang po ito, drill. Tinitingnan ko lang kung may sasagot nga. Kasi baka matagal lang patay yung number na yon. So, aalam-alamin ninyo lagi, updated ba yung number nyo? O, this number has been changed. O, yung ang tagal-tagal bago masabi sa inyo ng makina yung bagong number, dapat na-update nyo yan. And we should know, of course, mga telephone number ng mga ambulansya, ano bang mga ospital ang nagpo-provide ng iba't ibang mga needs, mayroong nagkaroon ng epilepsy dyan, mayroong biglang kailangan ng psychiatric care. What? We've got to be ready. It's important. Because many times, time is of the essence. Mahalaga. Sabi nga sa Ecclesiastes, for everything there is season and a time for every matter under heaven. Kaya maghanda tayo bago dumadating yung calamity and listen to people's experiences and stories. Anong ginagawa nila nung nagkaroon sila ng ganitong mga disaster, ganitong mga emergency needs?
And of course, you've got to update your knowledge and your information. You've got to know. And it's important to know a lot of people. Kasi pag nangangailangan ka, telephone, tatawag ka, nakakasolve agad ng problema. Importante. Lalo dito sa ating bayan, lahat personalan halos. Pagka hindi ka personal na kakilala, halos di ka pansinin. Kaya mahalaga tayo nakikihalubilo. Ano pa po ang paghahanda natin for difficult days, mga kapatid? Be as happy as you can. Be as happy as you can, whenever, wherever, however possible. Kailangan marunong tayo magsaya. At pag may kasayahan, makisaya tayo. Pagka mayroong mga pagdiriwang, may mga awitan, may mga indakan, tayo makisali so long as they are done in good taste. May mga kainan, habang may appetite tayo, makikain tayo, makisaya, maki-enjoy sa buhay. You know why? Yung kasayahan na naiipon natin sa mga times ng kalungkutan, doon tayo nagwi-withdraw ng strength. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot sumaya. Akala nung iba, pag banal ka, laki ka, dapat Biyernes Santo. No, may Biyernes Santo, meron din Pasko. Iba-iba ang panahon. Ecclesiastes 7:14, when times are good, anong gagawin, church? Be happy. But when times are bad, consider, God has made the one as well as the other. Therefore, a man cannot discover anything about his future. Hindi mo alam ang future, hindi mo pwedeng ipangyabang yung malayo pa. So ngayon, kung may opportunity to be happy, be happy. Kailangan marunong ka magsaya. Kasi kung masaya na nga, malungkot ka pa rin. Paano pag malungkot na? Ano ka pa? San tayo kukuha ng lakas? Therefore, appreciate, enjoy, savor, celebrate the moment. In enjoying life, brothers and sisters, do not rush too much. And do not rush always. People may not always be healthy or wealthy or wise enough to enjoy. Seasons change and life's fortunes can turn. Hindi natin hawak ang buhay. Hindi natin alam. Kaya kung mayroong magandang sunset, drop what you're doing. If you're driving, stop a while. Appreciate it. Sandali lang naman yan, a few moments. Mayroong magandang sunrise. Kumisan ang ganda-ganda ng breeze. Enjoy it. Kumisan kasama mo ang iyong pamilya. Umiinom-inom kayo ng kape. Sit down and talk a while. And enjoy life. Little things, little moments. Marami pong mga tao, hindi sila nag-e-enjoy kasi they have this tomorrow syndrome. Yung bukas na, magsikap tayo ngayon, magtrabaho tayo ngayon, puro trabaho, bukas na tayo mag-enjoy. Kinabukasan ng bukas, sa isang bukas na uli, hanggang mamaya, bigla na lang namatay, nagkasakit, na-paralyze, hindi na nag-enjoy. Many parents fall into this trap. Mga tatay na hindi makita sa bahay, hindi na, wala na siya, hindi na siya nakita sa mga birthday, mga graduation, mga PTA meetings, mga baseball league ng mga bata, mga play, mga drama sa school, hindi siya nakikita because always busy making money. There's nothing wrong with that. But there's something wrong if you are not enjoying your family anymore. Tapos sasabihin mo, eh kasi nag-iimpok tayo, nag-iipon tayo, I'm bringing the family up the economic ladder. But how can you boast about tomorrow? Are you sure that you'll still be around tomorrow? Enjoy the day. Sapagkat yung araw na yan, pag lumampas na, lampas na, tapos na. Kahit ma-enjoy mo yung next week, hindi mo na rin na-enjoy yung last week. It is important to appreciate and enjoy and celebrate the moment. Sometimes it's a very simple thing. May kinakain ka na ang sarap-sarap, enjoy it. Na ikaw ay nakikipagkwentuhan o kaya mayroong maliit na bagay na you enjoy it. Enjoy it with your loved ones. Proverbs 27:1. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Huwag niyong ipangahas yung bukas. Hindi niyo alam kung darating. O kaya siguradong darating, hindi lang natin alam kung nandun tayo pagdating ng bukas na yan. How else can we enjoy the moment and enjoy life and be happy? Minimize, if not, eliminate negativism, fault-finding, perfectionism, irritability, oversensitiveness, holding grudges, etc.
Hindi kayo mag-e-enjoy sa buhay kung laging negative ang takbo ng utak nyo. O kaya lagi kayong nangongontra ng kapwa. Punta tayo bukas, huwag na, next week. Gusto ko red, di maganda blue. Yung lagi na lang kayo nangongontra, hindi kayo sasaya at hindi rin sasaya yung mga tao sa paligid nyo. At yung fault finder, hindi yan masaya at naiinis ang kasama. Lagi na lang hinahanap sa tao, mali, yung mali, yung mali, yung mali. At alam nyo, yung mga perfectionist, kung may perfectionist dito, repent. Walang mararating yung perfectionism nyo, kundi misery. Tama na yung kayo excellent. Excellent should be good enough. Or very good should be good enough. And there are moments when good or fair or passing must be acceptable enough. Because when you're a perfectionist, you make your life miserable. And you make people around you hate you. Hindi kayo mag-e-enjoy sa buhay. It's good to strive for super excellence. But you've got to remember that this is an imperfect world. And not one person is perfect. A person may be very good, very excellent. But even the Arabs say this. Even good horses must be allowed at least one fall. Walang perfect. At kung tayo laging irritable, laging galit sa mundo, sobrang sensitive, laging nagtatampo, o kaya nagkikimkim ng sama ng loob, hindi kayo sasaya sapagkat nag-iipon kayo ng lason sa inyong puso. It's important. Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sa Luke 10:41 to 42, makikita natin dyan yung kasaysayan ni Martha at ni Mary, na sila ay, anong ginawa nila? Ang Panginoon ay nagtuturo. Itong si Mary ay umupo sa sahigat sa patampana ng Panginoon at nakinig ng nakinig. Si Martha naman ay abalang-abala maghanda ng merienda. Maraming tao sa bahay nila. At sabi ni Martha, Lord, don't you care? My sister is not even helping me in the kitchen. Tell her to go up and help me. At sabi ni Lord sa Luke 10:41 to 42, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. So ano sinasabi ni Lord dyan? Sit down and enjoy. Don't be the perfect host. Tama na yung good host. Kung meron kang crackers, yun na lang ipakain. Huwag ka nang gumawa ng mga kung ano-ano mga barkilyos at mga magbalot pa ng kung ano-ano lumpia. May bangos, ihaw mo na lang nang matapos, huwag mo nang gawing relleno. Simplify so that you will have time to enjoy the good things. Sabi niya, Martha, Martha, you are worried and upset about many things. Only one thing is needed. So, let us simplify. Kumisan, sobrang perfect ang ating housekeeping. Wala nang tao sa bahay na masaya. Nakahiga na yung asawa, nagulo lamang yung sapin, pababangunin pa para ayusin. Kaya kumisan, ayaw nang uwiin yung asawang ganyan. No? So, yung masyadong perfect. Well, a house must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Like children, they must be clean enough to be healthy, but they should be dirty enough to be happy. Pag sobrang linis ng bata, siguro hindi enjoy. Ang gusto ng magulang para yung bata na manika, display, pakita sa lahat, ang linis-linis ng anak ko, pero yung anak niya hindi nag-enjoy, hindi nakakalaro, no? Hindi nakakalunok ng mga bubog, hindi nakakagulong-gulong sa putikan, etc., etc. Of course, huwag niyo na magawing exaggerated, baka naman magkaroon ng eltor ang anak niyo. But the point is, huwag tayong ganun. Masyadong maraming detalye na nagpapamiserable sa buhay. Sabi ni Lord, many things are not needed. So define it. How else can we be happy and maximize happiness, brothers and sisters? Express yourself. You've got to express yourself. Let off steam. Do not keep sin, pain, sorrow, disappointment, frustration, anger, all to yourself. Kung may kasalanan, confess. Confess to God. Confess to the people you have wronged. Kung meron tayo mga dinadalang mabibigat, mga kung ano-ano mga lihim, confide in very reliable friends or other relatives. Kailangan meron tayong confidant. Kailangan tayong may nasasabihan. Nakita nyo, sino ba sa inyo nagluluto na gumagamit ng pressure cooker? O di ba meron niyang sisingaw-singaw, ganyan kayo sumisingaw-singaw yung usok. Hindi pwedeng hindi nyo pasingawin yan, sasabog ang pressure cooker nyo, pati kayo ay sasabog. At maraming tao, para silang pressure cooker.
nag-aantay lang ng oras na sasabog. Kasi hindi nakakahinga. Kung may problema kayo, magandang naihihinga nyo. Huwag naman kayong si indaing, no? Indaing ng daing kahit kailan na lang, kahit saan na lang. Yun na may napakahirap din kasama. Pero yung meron kayo na pagsasabihan, na dapat we are able to unmask ourselves, to show our true selves, at least to one or two people on earth, na kung ano yung ating mga worries, insecurities, mga fears, nasasabi natin. Do not pretend like you're a superman or a superwoman. Because if that happens, you will be on denial all the time. Ide-deny natin na may problema, para, oh, kumusta ka? Okay lang, kayang-kaya ko. Pero bigla-bigla na lang natutumba, naninigas, o kaya ay bigla-bigla na lang Crispin Basilio. Kasi, hindi naman kaya eh. Huwag kayong magkayakayanan. Kailangan hindi tayo natatakot mag-admit ng ating mga weaknesses. Na pupunta tayo sa tao, ipag-pray nyo naman ako, nanghihina ang aking loob, o nanghihina ang aking katawan, o hindi ko makaya yata itong mga dala kong problema. Napakahalaga nun. Lalo yung kasalanan na kinikimkim, malaking sumiraya ng ating kalooban. Psalm 32, 3-5. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord. And you forgave the guilt of my sin. Napakahalaga po yung nagtatapat ng kasalanan, humihingi ng tawad sa Diyos o sa kapwa. Sapagkat yung kasalanan natin na hindi natin naihihingi ng tawad, dala-dala natin, napakabigat. Alam nyo man o hindi, dala nyo yun. Parang sinisip-sip daw ang lakas niya kung paano sumisip-sip ang tag-init ng lakas ng isang tao. At alam niyo sa Middle East, yung summer, kung naranasan niyo mag-blow dry na mainit, high yung heat, ganun ang hangin sa Middle East pag summer. Kaya sabi niya, my strength is sapped as in the heat of summer. Yan ang sinasabi nitong sumulat ng Psalm. At alam niyo po yung kinikimkim ang sariling problema, sama ng loob, mga worries, mga insecurities, fears, it can lead to depression. And you know what depression can open to? Depression can open to demonic presence. Kasi pag sobra ka laging nade-depress, lagi kang nag-iisa, lagi kang nalulungkot, nalilito, nalulumbay, pinagsasamantalahan kumisa ng masasamang espiritu yan. Dumarating sila ng de-deceive. Kumisan nagbibigay ng mga panandali ang aliw sa'yo, bibigyan ka ng mga ilusyon, mga imahinasyon, o mga magagawang masasama o kasalanan, nakakaroon ka ng temporary relief, pero ang laki-laki ng bayad. Mamaya, they already begin to control your well-being and your whole person. That's why depression must be watched for. Dapat babantayan yan, kasi pwedeng entry point of demonic presence in people's lives. When you are depressed, confess to the Lord. Confess to people. Seek their counsel. Seek their prayer. Open up. Huwag ninyong sarilinin. Gustong-gusto ni Satan, nag-iisa tayo. Kasi kayang-kaya niya tayong i-deceive. Kaya ang sabi naman ni Lord, yung kabaligtaran, do not neglect the fellowship. Do not neglect being together. Dahil nagkakaroon tayo ng strength in our unity. Happy days are like savings accounts. You can withdraw from them in times of sadness. And brothers and sisters, in times of sadness, remember and be thankful for times of happiness. At nakaka-restrengthen yan. Panglima na atin pong dapat gawin to prepare ourselves for difficulty, cultivate and strengthen human relationships. In happy times, people need people. Lalong-lalo naman, in difficult times, people need people. So, what can you do to prepare for both happiness and sadness? Extend yourself to those in need. Habang tayo yung giver, give. Because there are times when we have to be the recipient. Give. Ephesians 4:28. Share with those in need. Ang linaw-linaw. Share with those who are in need. What else? Nourish friendships. Nourish human connections.
mahalaga yung marami tayong friends. Kung hindi man napakarami, meron ka mang 2 or 3 close friends. It's important. Proverbs 27:10, do not forsake your friend and the friend of your father. And do not go to your brother's house when disaster strikes you. Better a neighbor nearby than a brother far away. Hindi po sinasabi huwag kang pupunta sa kapatid mo pag may pangangailangan ka. Ang sinasabi, huwag kang pupunta sa kapatid mo kung malayo yung bahay niya. Pumunta ka na lang sa kapitbahay mo kasi nandiyan na yung disaster. Mas makakatulong siya dahil malapit. Kaya ang mahalaga, we should be neighborly. Kailangan tumutulong din tayo sa ating mga neighbors because there are moments neighbors naman natin ang tutulong sa atin. Meron po tayo yung kakilala nung biglang nagkaroon ng mga baha-baha dito na hindi naman inaasahan. Ang bahay nilang dating hindi binabaha, biglang lumubog hanggang second floor. Itinulak lang nila yung aircon at doon sila lumabas sa butas ng aircon dahil tumataas na ang tubig at wala na silang pwedeng daanan, hindi na sila pwedeng sumisid palabas ng bahay. Sino po ang dumampot ng mga anak nila sa labas ng butas ng aircon? Mga kapitbahay. Tinalian ang mga bata ng lubid at isa-isang kinuha doon sa baha at dinala sa mataas na lugar. Neighbors. Be neighborly. Be good to your neighbor. Plant. You don't know when you might be the one to even need the harvest of that same plant. So you nourish this kind of friends and human connections. Importante. Na pagbigla kayong kailangang mapa-ospital ang inyong anak, kayo lang yung naghahanap buhay, hindi kayo pwedeng umabsent sa trabaho, meron man lang kayong mga kaibigan na pwedeng magbantay sa ospital. O kaya nagbabantay kayo, pwede mga kayong palitan sandali, makauwi kayo, may magawa kayo, mahalaga yung meron tayong human relations. Kaya sabi nga ni Lord, it is not good that man should be alone. Kaya huwag tayong masyadong maging makasarili and close to ourselves, dahil pag may dumating na disaster, sosolohin natin. Friends, multiply our joy and divide our sorrow. It is important. But you know, to keep friends, matrabaho rin yan. Nai-inconvenience ka, napapagod ka. Pero ganun talaga ang buhay. We give, we take. Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. Make sure that you are a friend, this kind of friend, to at least a few people. It's important. Another way to cultivate human relationships in preparing for eventual or possible times of difficulty, do not avoid being needed by others. Huwag yung ayaw mong paistorbo, masyado kang aloof, takot ka na makipagkaibigan, makipagpalangayang loob dahil ayaw mong maabala. Proverbs 11:25, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Ang mga nagbibigay ng kapahingahan, tulong sa iba, sila man ay tatanggap ng ganitong kapahingahan at tulong. Ang mapagbigay daw na tao, siya itong pagpapalain at pararamihin ang kanyang mga tinatangkilig. So do not avoid being needed and do not deny needing others. Do not deny that. Only the truly proud and those who are having illusions about their own strengths will deny that they need other people. Usually, defense mechanism lang yun, sa takot na maiwan, masaktan, mabigo. Kunwari na lang, they don't need people. But people need people. And people who need people, sabi nga ng kanta, baka mapakanta pa ako, kaya na lang tumuloy. So, be nice to people. There was a film about a woman who had a meteoric rise from nothing to something, back to nothing. Ano po ang sabi niya? Be nice to people on your way up. You will meet them on your way down. Napakahalaga to cultivate goodwill and to nurture caring relationships. Christianity, aside from doctrine, is about relationships. The church, the family, the fellowship, very important. And then another thing that we can do to prepare ourselves for difficult days which can come, cultivate, nourish, strengthen, and prioritize your personal relationship with God. Sa Psalm 27:4, one thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. A very personal worship.
Yung ikaw mismo, nag-e-enjoy sa Panginoon, nakikipagniig ka sa Kanya, nakikipag-usap, lumalapit, nagpapasalamat, dumadaing, sumasamba, personal. Hindi yung ganitong corporate. This is good. Pero dapat meron ding personal. Magkaroon tayo ng developed personal relationship with God. Because it is only God that we can truly depend on. It is only God that can truly protect, help, rescue, and restore us from harm. Mapaka-blessed ng mga tao na kung dapuan sila ng malalaking problema, ay napakalakas ng kanilang mananampalataya, malapit sila sa Diyos. Sapagkat kahit anong dumating, hindi sila naigugupo ng mga ganitong bagay. Our faith is our shield. Our relationship with God is our security. An intimate relationship with God saves from harm, preventive. Kasi sumusunod tayo sa Kanyang mga utos. And a very intimate relationship with God sees us through difficulties, curative din. Na kung sa kabila man ng pagiging malapit natin sa Diyos, may mga dumating, lalo't mga bunga ng mga pamumuhay natin nung araw pa, na ngayon lang bumalik. Remember, we are saved from the penalty of sin in hell, but not on earth. Yung mga itinanim natin dito, aanihin natin dito yan. Huwag niyong expectin, ako mo lang lumapit kayo sa Panginoon, yung mga utang niyo nabura. Yung utang sa Diyos, yes, pero yung utang niyo sa tindahan, yung utang niyo sa bangko, hindi yan nabubura kahit ilang beses kayo magdasal. Yan ay babayaran, maniningil yan. Kaya napaka-importante na tayo po merong close relationship with God. So that even when difficulties come, and when the Lord allows them to come, meron naman tayong cure the Lord. At kung natapos na yon, nandiyan pa rin si Lord to restore us after the difficulties. So be spiritually attached to God. Not only intellectually, spiritually, emotionally be attached to God. And there's also one thing I like to emphasize here. Be physically, be actively attached to the Lord. How do you do that? Because the Lord has a physical body right now. And that is the church. The church is the Lord's body. Colossians 1:18. And He is the head of the body, the church, the fellowship, the people, the group of believers. You want to connect to Jesus? Connect to His body, the church. Be involved, be active, be productive in church life. Do not just be an audience. Be connected, be related to the body of the Lord. Dapat meron kayong ministry, meron kayong functions, na tayo may malasakit, hindi puro tayo laging kala mo bisita, na tayo din ay tumutulong, tayo'y involved. Pag may needs yung church, sasagot tayo sa needs, hindi yung magbibingi-bingihan ka, i-assign mo sa iba. Tapos pag may blessing, ikaw unang-unang nakapila, nakaagaw ng blessing. Napakahalaga that we give and we take, that we become a part of the body. You know, even the human body was designed to give and take. We receive oxygen, we exhale carbon dioxide. So subukan mong huwag huminga, nakakamatay. Pag hindi ka huminga, papasok. O kaya subukan mong huwag magbigay, ipunin mo sa sarili mo. Try to hold your breath. Ang daming uri ng pagpapakamatay, pero wala pa akong nabalitaan yung pinigil ng paghinga niya. Hindi mo kayang pigilin yan. So kailangan din yung involvement natin sa church. We receive and we give. We receive blessings, we receive counsel, we receive encouragement, we receive teachings, we receive all kinds of protection from the Lord, we receive guidance, we receive joy, happiness. So we give also. We give our services, we give our loyalty, we give our offerings, we give our tithes, we give our loyalty, we give our services to the church. That is what life is all about. Lahat ng buhay, give and take ang kanyang style. Even rooms that are not ventilated become stale. Kailangan pumasok ang bagong hangin, lumabas yung luma. Laging ganun. So we must be involved in the church. A meaningful spiritual relationship with God is practically expressed and nourished in an active physical involvement in the church. Yung hindi yung, oh sige, I'll be there in the spirit. Hindi yon. Dapat also in the body that we are parts of it. The church, brothers and sisters, we are talking about preparing ourselves for difficult days. The church is your best social security. Napakahalaga sapagkat sa buhay, yung mga difficulties, yung pangangailangan, yung pagiging mahina, panapanahon lang.
panahon mo ngayon na malakas, maunlad, maasenso, maluwag sa buhay, tulungan yung mga kapatiran na nangangailangan. Hindi natin malalaman kung kailan mababaligtad na tayo naman itong nangangailangan. Tayo naman itong kailangang buhatin dahil tayo itong hindi makalakad. Tayo naman itong kailangang pagkontribusyonan. Tayo naman itong kailangang tulungan. Kaya napakahalaga. Way back in the late 70s, when I was joining youth exchanges in Europe, one time we were there being interviewed by students in a school in Germany. Sabi nila dun sa amin, nagtanong, dahil alam nila yung social security natin, yung halos wala. Yung pag namatay ka, halos ang lawanit yata yung ataol na makukuha mo sa SSS. O merong, kung meron nga ba, pakumbakya yata yung nakalagay doon, malalaglag ka pa pag binuhat. Pag na-pension-pensionan ka, napakaliit. Sabi ngayon nila, na alam niya naman sa Western culture sila, yung mga developed economies, sumasana yan sa social security. Sabi, what about that? What is your social security? Sabi ko, our families. Wala na nga akong masabi. Wala ka naman maipagmalaki sa gobyerno mong social security. Sabi ko, our family is our social security. And it is true. Na talagang tayo magkakamag-anak kapag merong may sakit lang mga mahal natin sa buhay. O talagang labasan ang mga iniipon-ipon. Talagang tulong-tulungan. Ang mga kapitbahay natin pag may namatay. O kaya nga kumisan, dalawang linggo na yung lamay. Huy, mag-donate-donate na kayo. Baka naman hindi pa mabayaran yung punerarya. Kaya hindi mailibing-libing yan. Kaya tulong-tulungan. We have this culture of sharing. But you know that the best security, better than the family, the church. The church. You know why the church? Sa mere and sheer number of people in the church, napaka-imposible naman na sabay-sabay yan ang mga ilangan. Na sabay-sabay na may sakit. Sa dami ng tao. Kaya laging merong may sakit, merong malusog, may nag-aalaga, may nangangailangan, merong namang nagbubloom yung business, merong nalulugi, merong umaasenso. So nagkakatulong-tulungan, panapanahon lang. At kung tayo ay nagbibigay, tayo tumutulong, kung sa palagay nyo, hindi nyo kakailanganin yon, di lalong mabuti, lalo tayong dapat magbigay. Kasi salamat na lang at hindi na ako mangangailangan pa. So all the more that I can be generous. Pero hindi lang naman pera ang pangangailangan ng tao. Prayer is one of the most important things we need. I have mentioned last time, and let me mention it again, that even in experiments in the United States, in some hospitals there, napatunayan nila yung mga pasyenteng maraming nagdadasal para sa mga pasyenteng yun ang mabilis gumaling, less infection, at nagre-respond sa medication, very positively. Meron sila mga pasyenteng pinaghiwa-hiwalay, hindi alam ng mga pasyente. Yung group 1, kinuha nila na magpe-pray. Yung group 2, wala. Yung group 1, naglusugan at naggalingan. Kaya sabi nila, it now has been scientifically proved. All things constant under laboratory control. Iba talaga yung may prayer. Iba yung support ng prayer. Kaya mga kapatid, pag may problema tayo, mag-isip-isip kayo kung ang inyong i-maintain yung image nyo, yung image of invincibility and image of perfection and image of this, o gusto nyong ma-cure talaga kayo, magtapat kayo sa mga kapatiran at ang maipanalangin kayo. Hindi yung naghihingalo ka na, ang laki-laki na ng problema ng pamilya, ang concern mo pa yung image, ayaw mo pang malaman ng iba, kaya hindi ka tuloy maipag-pray. At tayo naman, kung pinagtatapatan ng ganyang mga bagay, let us be good custodians of family secrets. Hindi natin kailangan i-broadcast kung san-san. Pero mahalaga tayo nakakapag-unmask. And we are able to set ourselves free because of the Lord. And the truth sets free. The truth sets free. So be physically active with the church. The church is our best security. Ano pa? In preparing ourselves for difficult days, raise up children in godliness. Napakaraming problema ang naiiwasan o kaya gumagaan kung ang bata sa umpisa pa lang pinalaki nating may pagkakilala at may banal na takot sa Diyos. Proverbs 22 verse 6, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Mga magulang, gawin nyo yung dapat habang bata, itutok nyo sa Diyos, dalhin nyo sa church, sa Sunday school, pag Bible studyhin, at habang maaari pa, dalhin nyo pa sa mga Christian schools. Palakihin ang may takot sa Diyos. Exemplify your faith. Put it on display. Encourage. Pag lumaki na yan, you can relax. Because, ang sabi sa Bible, when he is old, he will not depart from it. Hindi nyo na kailangang laging bantayan, mag-worry kayo sapagkat nagawa nyo na nung formative years ang dapat gawin. And this is the Bible speaking.
Nung isang araw, may kausap po ako isang magulang doon sa family fellowship ng school ng anak ko. O yung tatay, ikinukwento sa akin. Alam nyo, yung aking anak, lumaki sa Christian school mula umpisa hanggang mag-endang high school. Nung nag-college sa isang exclusive school na hindi Christian school, na-shock daw siya sa culture ng mga ka-eskwela. Ganito pala, ganon. Pagkatapos may mga kaibigan siya, dinadala siya lahat sa mga mali, absent, ganyan, cutting class, inom ng alak. Hindi siya pumapayag. Napagsabihan ng KJ, lahat. So ano daw niyang ginawa niya? Sabi niya, kung hindi ko kayo madadala sa tama, hindi naman ako padadala sa inyo sa mali. So umiwas siya sa mga tao na yon. And for a while, he was really sad kasi wala siyang friend. Until the Lord honored his conviction and started to send him friends who are Christians who are in the same university. Now, masaya na naman siya. Ibig sabihin, yung bata na nindigan, hindi siya nadala ng sanlibutan dahil pinag-aral ba naman sa Christian school at tagal-tagal, sobrang foundation na yun para ma-ignore. Of course, it's not always that kind of success and that easy success. Pero iba yung ginawa nyo, yung magagawa nyo habang maaga. Train a child in the way he should go. When he is old, he will not turn from it. This prevents countless disasters from happening or from happening in full force. Kung nangyayari man ng mga disasters later, tamed na sapagkat naunahan na ng salita ng Diyos ang bata. Kaya dapat mga magulang, dinadala ang mga anak nyo sa Sunday school, sa Bible school, o kaya sa Christian school, sa worship. Mga magulang na gustong magtulog buong umaga, gumising kayo for the sake of your children. Bring them to church, kung hindi man for your own sake. And of course, for our own sake din yan. Pero for their sake, you should spend time bringing them to Bible study now rather than you spend time later on sa paghanap sa mga presinto. At mabuti ng mabuti kong presinto, sometimes sa morgue na tayo naghahanap ng mga anak. Mas mahirap. O kaya sa mga ospital, dun hinahanap ang mga bata. Spend your time with the children when they are still very impressionable. And you will reap the good harvest of such an investment. Number 8, in preparing for difficult days, focus on great, big, truly important things. Ano yon? Doing Christ's work. Pag nakafocus tayo sa Christian service, Christian work, kahit anong disaster ang dumating, nasasaktan tayo, nagdurugo tayo, lumuluha tayo, pero hindi tayo natutumba. Kasi we are sustained by our vision to serve God. Pag meron kang malaking bagay na nasa harap mo, yung mga iba lumiliit. But in the absence of big things, small things become big to small minds and to small lives. Kaya kailangan merong big para yung nangyayari sa buhay natin na mga disaster, huwag natin palakihin. Kasi kung walang tunay na malaki, yung maliliit, lumalaki. Anong mahalaga? Luke 19:10, "For the Son of Man came to seek and to save what was lost." To commit ourselves to soul winning. Philippians 3:14, "I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." So what is your spiritual goal? Makapagdala ng mga tao sa Diyos, sa mga kaluluwa, makapaglingkod. Kasi alam nyo, pag nakafocus tayo sa malalaking bagay na yon, things happen in our lives, masakit man, pero hindi nagiging center of our hearts. At hindi pumapasok sa center of our being kasi yung center, si Kristo. Nandun lang sila sa gilid-gilid. Konti lang ang damage na kaya nilang gawin. But when the center of your heart is empty, sometimes, pangit lang yung hairstyle mo, binabaril mo ang beautician. Kasi ang liit na bagay, wala naman kasing malaki. Sometimes, hindi ka lang nakibo, galit ka na. Yung ang liit-liit, ang babaw-babaw. Put Christ in the center of your heart so that all other problems will only be in the periphery. Make sure that Christ is in the center of your life. In the light of real big issues, like the issues of God, our personal and incidental concerns will be contextualized and will be wonderfully diminished. Pangsiyam sa paghahanda natin for difficult days, store God's words in your heart. Hindi nyo laging madadala yung computer. Hindi nyo laging madadala yung Bible. Hindi nyo laging baon-baon ang mga concordance. At hindi nyo laging kasama yung walking Bible na tatanungin nyo kung ano yung verse. Store God's word in your heart.
Pag may dumadating na hirap, dumadating na calamity, sagutin nyo ng verse. Verse ang isinasagot. Si Satan, nung tinatempt niya si Lord, the Lord would quote from Scripture. The Lord would say, the Scriptures say. Kinu-quote niya, nade-deflect, tumatalsik, tumatalbog yung mga attacks of the evil one. Jeremiah 15:16, when your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight, for I bear your name, O Lord Almighty. So niya, kinain ko inyong salita, literally, pumasok sa aking katawan. At pag kinakain natin ang salita ng Diyos, kahit hindi binibigkas ang ating bibig, nakikita sa ating isip, sa ating lifestyle, sa ating pag-iisip, sa ating style, sa ating mga kilos. Psalm 119:103, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. These are words of God that teach, words that comfort, and words that afflict. Yung mga nagdidisiplina, yung mga nagbibigay ng judgment. Sabi, ito ang mangyayari sa'yo, ganyan, tumigil ka. All of these are sweet. Why? Because they correct us and they restore us. Psalm 114:130, the unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple. So mahalaga yung words of God. Baon-baon natin. Magmemorya kayo ng mga salita ng Diyos. Sagot natin pag tayo nalulungkot. When we are afraid, when we are worried, when we are anxious, when we are jealous, when we become covetous, when we become greedy, when the night is long, na parang kayo lang ang gising, hindi yun totoo dahil hindi natutulog ang Diyos, kasama natin siya. Treasure the words of God in your heart. Sabi ni David, your words I hid in my heart so that I will not sin against you. Store God's words in your hearts. Pag may nagsasabi sa'yo, halika, manigarilyo tayo, quote a verse. Halika, mangalunya tayo, quote a verse. Pag may nagsasabi sa'yo, malungkot ka, kawawa ka, you know, wala kang kwenta, api-api ka, quote a verse. The words of God is our medicine, is our food, is our honey. And finally, for now, 10th way to prepare for difficult days. Store godly songs in your heart. Ilan ang songs na godly na alam nyo? Mahalaga. Store godly songs in your heart. Maraming songs. Pag nadi-discourage kayo, ano yung kakantahin nyo? Pag natatakot kayo, pag nalulumbay, pag iniwang kayo ng nobyo nyo, di ba? Huwag nyo makakanta ng I Will Survive, although that must be the truth. Dahil ang Panginoon ay nandyan. Ang mga kanta kasi, binabaligtad tayo eh. Yung hindi ako mabubuhay kung wala ka. I won't last a day without you. Kasinungalingan. Ang kakantahin nyo, huwag yung kanta ng sanlibutan. Lulungkot lang kayo lalo. Mamaya, ito yung lumulubog ang araw, nagtitirintas kayo na ganyan. Pagkanta kayo ng kanta niya, mga kanta ng sanlibutan. Sing godly songs. Psalm 77 verse 6. I remembered my songs in the night. My heart mused and my spirit inquired. So you must have in your heart and you must memorize and always sing songs of joy, songs of thanksgiving, of worship, of trust and faith, of surrender and submission to the Lord, songs of deliverance and God's victory. Psalm 32 verse 7, you are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with what? With songs of deliverance. Alam niyo po, a very interesting story. Paul and Silas, in their most terrible time, instead of griping, they sang. Hinuli sila, binubog, ikinadena, ikinulong, and they sang. Acts 16, 22-26. The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Upon receiving such orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. Hindi lang sila nakakulong, dun pa sa kaloob-looban, kaila-ilaliman, at ikinadena pa sila sa dingding o sa sahig.
Sobra naman pagkakakulong ang ginawa sa kanila. Yun ay matapos nilang bugbogin at saktan. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everybody's chains came loose. The miracles wrought by songs of faith. Marami pong magpapatotoo sa inyo na sa mga kulungan ang madidinig nyo panaghoy, daing, iyak, mga pananangis, pagmumura, pagtutungayaw. Subalit kakaiba ang kulungan na ito ng ang ikinulong Kristiyano. Api sila. Sila'y mabubuting tao, hindi naman ikinulong dahil kriminal eh. Ikinulong dahil mabuti, dahil nagtuturo ng tungkol sa Diyos. So kung tutusin eh, parang may chance na yatang magreklamo dahil nakulong sa hindi naman dapat makulong. Pero ano po? Sila'y umawit. Songs of praises. Songs of worship. Songs of adoration to God. So ano nangyari? Kumilos ang Panginoon. Nabuksan ang mga pintuan, nayanig ang buong kulungan at napatid pati mga kadena. Hindi lang nila, kundi pati lahat ng mga prisoners. You know why? Because they were all converted in the hearts as they listened to the songs. Kaya nga nung nabuksan ang mga kadena at nagiba ang mga pader, wala man lang tumakas sapagkat sila sa kanilang kalooban ay malaya na hindi nila kailangan tumakbo. They were set free by the songs of faith. Songs of people who were not happy. Songs of people who were not having a party. Songs of people who were in prison and suffering. Subukan nyo yun, mga kapatid. Pag nalulungkot kayo, kumanta kayo ng mga awit ng Panginoon. Pag natatakot kayo, pag kinakabahan, pag nag-aalala, umawit kayo sa Panginoon. At kung meron pa kayong karaoke, sabayan nyo pa. Lagyan nyo pa ng choreography. Sasaya pa kayo lalo. Sapagkat yung singing and dancing to the Lord, it sets us free. There is something miraculous about this. Kaya ang sabi sa Ephesians 5:19, speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. Music ministers to us. Fill your life with music. Invest in a few things. Maglagay kayo ng mga cassette player, CD player sa kwarto, sa banyo, sa sala, o kaya may mga speaker systems. You know, these are things good to invest in. Kasi they can minister to you. Hindi yung kung ano-anong pinagagastahan natin sa buhay. Difficult days may and can come, but they should not be permitted to needlessly devastate us. The Lord never abandons us. Isaiah 43, verses 1 to 3. But now, this is what the Lord says. He who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. And claim that promise to you, because now we are Jacob, now we are Israel. Those who are in Jesus are now the modern day Israelites. All the promises to Israel, we can claim because of Jesus. Sabi niya, I am the Lord your God. I will be with you. So, brothers and sisters, prepare as much as you can and leave the rest to God. Psalm 55, verse 22, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous fall. Ano po sabi? Hindi niya papayagan na bumagsak ang mga matuwid. So kung sa palagay niyo kayo matuwid tapos bumagsak, isa doon ang hindi totoo. Baka hindi kayo matuwid at bumagsak nga kayo. O kaya matuwid kayo at akala niyo lang bumagsak kayo. Temporary lang yan. Lilipas din. At ang Panginoon ay kasama natin. Because the Lord promised and the Lord keeps His word. Matthew 11:28, come to me, the Lord says, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. If you are weary and burdened now, go to the Lord.
If you are not wearied and burdened now, we pray that it will not happen to you. But if it would happen, you know what to do. Sabi ni Lord, cast your cares upon me because I care for you. Come to me and I will give you rest. Let's bow before the Lord. Kung meron sa atin ngayon na meron mga difficulties, lumapit sa Panginoon. Mahal niya tayo. Di niya tayo pinababayaan. Sino man sa atin ngayon ang merong mga mabibigat na dalahin sa buhay, nais ko kayong ipanalangin, ipapanalangin kayo ng buong kapatiran. All you have to do is stand where you are. We were going to pray. We're going to seek the Lord's mercy and the Lord's assurance. Sino ang may mga difficulties, mga nabibigatan sa inyong mga dala sa buhay, nandito ang Panginoon. Hindi aksidenteng narito tayo. He's here to meet with us, to give us comfort, to give us hope, to give us a future, to give us strength. Ang Panginoon ay matapat, mahal niya tayo. Hindi natin kailangang dalhin mag-isa. Hindi natin kailangang sa tao lang umasa. Nariyan siya, sabi niya, cast all your cares upon me because I care for you. Come to me all of you who are tired, who are burdened. I'll give you rest. Sino sa inyo mga pagodang puso, pagodang kalooban, pagodang katawan? Kumisan parang wala nang ibang maasahan, maraming mga alalahanin, parang imposible ang mga problema. The God that we serve, the God that we worship, is a God of miracles. And He is God over impossibilities. Our God is bigger than any problem that you can have. Kung meron pang nais tumayo, kilalanin ang pangangailangan sa Panginoon. Napakainam na iyay kilalanin. Napakainam na sabi natin, Lord, kailangan ko po kayo. Napakabigat ng mga dalahin ko. Nahihirapan po ako. Pero kayo ang nagbibigay ng comfort sa akin. Kayo ang aking Diyos. Kayo ang aking tagapagligtas. Amang Diyos, kayong nangako. Di kami iiwan, di kami pababayaan ni minsan. We hold on to your promises. We claim your promises, O God. Release power to your people today. Restore your people, O God. Give your people the strength. Bigyan niyo po ng lakas kami ng katawan, Panginoon, na makayanan ang mga kasakitan, ang mga hirap, at ang mga trabaho, ang mga kailangang kayanin. Bigyan niyo rin kami ng lakas ng loob. Sa mga pinanghihinaan ng loob, sa mga pinangingibabawa ng mga takot at alalahanin at mga pangamba, Lord, make your strong and powerful visitation into our hearts right now. Strengthen us. Palakasin mo ang aming mga loob, Panginoon. Buuin mo ang aming loob. At kami sa iyo lamang nananampalatay at sumasamba. At sa pangangailangan ng mga kapatirang ito, ihabot mo ang iyong kamay. Ang iyong mapangapagpapala ay paratingin mo sa amin. At pawiin mo ang mga pangamba. Ipakita mo sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. At lalo na, Panginoon, hanguin mo ang iyong mga anak sa mga kahirapan. Kumilos po kayo, O Lord. Kayo lang ang aming pag-asa. Wala kaming ibang nilalapitan sapagkat wala kaming ibang sinasamba kundi kayo. Wala kaming ibang pinananaligan at pinaniniwalaan at sinasandalan kundi kayo. Lord, you are true to your words. Bless your children. Ibigay mo ang kapayapaan, ang kalakasan, ang kaginhawahan, ang kalooban at ang kalutasan sa mga suliranin. Kayo ang kumatagpo. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sa inyong presensya sapagkat kami kung naaawa sa aming sarili o sa aming kapwa, higit kayong mahabagin kaysa sa amin. Alam niyo ang aming kalagayan. Release your power, O God. In the name of Jesus, I rebuke all work of evil that hinders the blessing of the Lord in your lives, children of God. Rebuke the work of Satan. Rebuke the work of the evil one. Palayasin ninyo tanggihan at ang mga gawa ng mga kadiliman. At nawa, Panginoon, ang iyong kaliwanagan ang siyang makarating sa bawat isa. Hanguin mo ang iyong mga anak. Prove, O God, your power. We know that you are powerful. We know that, Lord. And we are asking not for proof, not because we do not believe, but because we need such power from you. And there is no other God that we recognize. Nawa, Panginoon, ang iyong pagkilos sumagana sa aming buhay. Mga kapatid, kayo magsiupo. At sa ilang saglit pa ng katahimikan, hayaan ninyo that the Lord ministers to you. Ramdamin ninyo ang paghipo ng kanyang kamay sa inyong ulunan, ang pagyakap ng Panginoon sa atin, ang kanyang kandili, ang kanyang healing touch. Be alone with God. Worship Him in silence and let the Lord